ano, bagong app na post ka lang ng post, babayaran ka at pwede mong gamitin cash? O kaya app na magdadala sa'yo ng iyong groceries at your doorstep? O app na magbibigay sa'yo ng instant konsultasyon galing sa doktor? High-tech existence na talaga tayo ngayon, kaya huwag magpapahuli. Alamin natin ang latest at APIR tayo sa apps. Mahilig ka bang mag-post at mag-like sa Facebook at Instagram? Alam mo ba na ang latest, sa isang tap lang, pwede kang kumita ng pera? Eto na, gusto nyong mag-post ng mga pictures nyo at kikita pa kayo? Dito na kayo sa Laika. I couldn't believe it when I heard about it, that the logo of Laika, that's my account. O, ayan na. Ayan ang mga picture. O, ayan. No? Di ba ako yan? Ayan ang mga picture. Yun. O, di ba? So, look naman. Bakit ka naman hindi matutuwa dito sa Laika? Itong post ko na ito, 104,000 likes. Pag binuksan mo, kasi naman may nagbigay sa akin ng 100,000 likes, which is equivalent to 1,000 gems. Ano yung gems? About that much, I can spend to buy almost anything. 337,000 gems. Sasabihin nyo, bakit hindi mo pagastusin, Korina? May 337 kasi yung iba pupunta na ng grocery or bibili na ng sapatos, kakain sa restaurant, o kaya ay magpapupunta ng spa gamit ang Laika gems na nandito. And nababayaran nila without cash. So pag pumunta kayo ng tindahan, Laika gems accepted here. Ito yung app na yon. So, bibigyan ng gems. Kung maraming may gusto ng picture mo, and pwede mong gamitin. Ako hindi ko ginagamit, iniipon ko talaga kasi gusto kong bumili ng sasakyan. All because of Laika. Ang bawat rating na makukuha mo sa ibang users, may katumbas na gift cards in electronic mode o yung tinatawag na gems. Ang bawat gem na makukuha ay katumbas na piso. At ang maiipong Laika gems, pwedeng ipambili ng mga produkto o mag-avail ng mga serbisyo mula sa libo-libong mga partner Laika merchants. Dahil cashless ang payment, pumatok talaga ang Laika nitong pandemya. Ang 41-year-old company executive na si Harold Jeronimo, bago lang sa tinatawag na earning app na Laika. Among all the social media platforms, ito talaga yung Laika, yung merong currency na tinatawag. Sobrang tuwang-tuwa ako kasi nagamit ko na siya sa mga restaurant. Nagamit ko na rin siya sa mga resorts and hotels. Yung pinakamalaki kong nagamit na or nabiling gems para ibayad, 120,000. Who created this and how was this created? Well, Laika was started by Ryan Baird. It was started in Silicon Valley off of a vision. His vision was that in the future, he believes that your data should never be given away for free. And you should be rewarded for your content, especially creative content, unique content that you output into the internet. Unlike other platforms, and when you post your content, you don't get rewarded for it. Pati celebrities na engganyo na rin gumamit nito. Tulad ni na Shasha Padilla, Cesc Drilon, Lorna Tolentino, Sunshine Cruz, RC Muñoz, Rufa Gutierrez, Sara Labati, Bella Padilla, Moira De La Torre, Isabel Daza, Nadine Lustre, Colleen Garcia, Julia Barreto, at Vice Ganda. Ang singer na si Katrina Velarde, halos bago lang din siya sa Laika. Actually, nakabili ako ng gadget, Laika Gems. So, sobrang madali siyang gamitin, tapos sobrang less hassle siya kasi hindi mo na kailangan kumuha ng cash pa. Pati kuryente at babayaran pang internet, pwedeng bayaran through Laika Gems. Tulad ng ginawa ng R&B singer at certified Laika user na si Chris Lawrence. I think it's a great platform because you can help people because they
can use the gems to buy the things, the essentials, the necessities that they need in life. Right now, there's a lot of gadgets, even furniture. I just purchased some furniture using my Leica gem. So definitely, ang laki ng tulong ng Leica sa buhay ko. Hindi lang sa mga celebs, pero sa lahat ng Pilipinas. I see such a bright future with Leica. Siyempre, sino ba naman ang hindi nagulat nang makabili ng sasakyan na nagkakahalaga ng higit 3 million pesos ang social media influencer na si Ivana Alawi para iregalo sa kanyang mommy gamit ang Leica. Pilipinas pa lang ang tanging bansa na mayroong app na Leica sa ngayon. At umabot na sa 5 milyong Pinoy ang gumagamit nito. The Philippines is the first one. Yes. The first and number one. We're going to expand all across Southeast Asia as well. We plan to in the near future, and then Europe, and then the US. I often hear people saying, is it safe? Or how are the users protected? Or is it a scam? They're just saying that it's a little too good to be true. Data privacy has been an issue that's been raised. However, our users' privacy is our utmost priority. Users' data and information are kept strictly confidential. Leica would never put our users' data at risk. In fact, as a matter of fact, the National Privacy Commission of the Philippines has been in communication with Leica. And we have been working closely with the commission in order to ensure compliance with the national privacy laws. Kung dati gadgets, damit, at kung ano-ano pa ang in-add to cart, ngayon pati groceries, pwede na ring orderin online for delivery. And isa sa pinaka-favorite kong mga app ngayon, Co-op Grocer. I'll show you how. You go now to your apps. You have to get the Co-op Grocer app. So you get that from the App Store. Put your details and you're registered. And there you are. Ayan, Co-op Fresh. Ibig sabihin, when pinindot mo, puro gulay ang lalabas. So, okay, there's broccoli, cherry tomato, cauliflower. We need cauliflower. So ayan, all natural cauliflower. And add to cart. Ayan ang price. And may description, approximately 1 kilo or 2 to 3 pieces or 1 to 2 pieces add to cart. So you have a selection of everything. Fresh catch, which is seafood. You have meats. You have alternative milk, non-dairy. You have fresh meats and fresh vegetables. You have Harlan and Holden coffee. So much. And then there's so many chichiria, nandiyan lahat. So what I'm saying is, it's a one-stop shop. It's really amazing. This app is my go-to, and all you need to do is go to your basket, and everything that you ordered are there. And then you just check out. And then you're already registered. You pay via your credit card, and then you place your order, okay? And then it will arrive definitely the next day. As scheduled, here it is. Everything that I ordered right on time. Right, Pepe? There it is. Wow, the delivery is right on time. Kung may online grocery shopping, alam mo bang meron ding online doctor checkup? We have 4 ways to request for a consultation. The first one would be through our chat on our website, then through our Facebook, and then we have SMS as well, and then through the app. 2015 nang magsimula ang My Pocket Doctor sa Pilipinas. So our focus is really on markets where there is a big need. We're basically saving people from having to go to their own doctor to get a referral to a specialist or to for any specific treatment. In the Philippines, that people have to take a full day out. They have to spend a lot of time in traffic. They have to spend a lot of time in waiting rooms to get in to see a doctor.
Isa sa mga pocket doctors si Dr. Rina Encunado ng North Caloocan Doctors Hospital. As of now, we have 12 general medicine doctors, 7 specialists, 1 dentist, 1 psychologist. And majority ng doctors nasa provinces like Cebu, since dun yung base ng company. Tapos yung iba, nasa Manila na. At ayan na ang My Pocket Doctor. There. So, punch in your email address. At kapag na-create mo na ang account mo, you register. Successfully registered! Okay, so now I'm checking my email for verification. And there it is in my inbox, info@mypocketdoctor. So, thank you for joining. And then, mag-activate ng account. And then, open. So, nakagawa na ako ng appointment kasi masakit ang ulo ko. Hihintayin ngayon natin ang tawag ng My Pocket Doctor dahil may appointment na ako. And they're calling! Hello? Hello, good afternoon. This is Ange, nurse call from My Pocket Doctor. Uy, ang bilis! Wow! Thank you. Okay, so I have a headache na kanina pang umaga hanggang ngayon. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna ask the doctor po to call you for the online consultation proper. And then, the doctor will send you the prescription after the consultation through your email. Okay, so hihintayin ko ang call ng doctor. Yes po, I'll have the doctor call you po in a few minutes. Okay, thank you. So para siyang totoong clinic o ospital, nurse muna ang magpipre-interview to find out and then they will refer you sa tamang doktor na dapat mong makausap. So ngayon, hihintay natin ang tawag ng doktor. Hindi ba? Hindi mo kailangan pumunta ng ospital dahil nakakatakot ngayon pumunta ng ospital because of COVID. So right in the comfort of your home, consultation with a nurse and then a doctor. At eto na, tumatawag na ang doktor. Hello? Yes, good evening. This is Dr. Encunado from My Pocket Doctor. Ma'am Korina po. Yes, opo. Yes, ma'am. Magandang gabi po. Kumusta po sila? Medyo masakit yung ulo ko and I was telling the nurse baka dahil puyat ako and then nainitan ako masyado today. Aside from the headache, wala po silang nararamdaman na hilo or fever? Wala. No fever, no hilo, no other symptom. We'll send your prescription to your registered email address po. Alright. I'll wait. Thank you, Doc. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Bye. Oh my gosh, nakausap ko ang doktor at may follow-up pa na plano. And maghihintay na lang ako ng prescription. Ipapakita na lang yan sa drugstore ng ganyan. And hindi ka pumunta ng ospital. Isn't it great? Ang galing. Ang 37-year-old na si Johanna Paula Vitug, isa sa mga regular na kumukonsulta gamit ang My Pocket Doctor. If I feel unwell, tawag agad ako sa kanila. Sobrang laking tulong po talaga nila. Blessing talaga sila, especially sa akin na ayaw lumabas. Kasi you get to consult with great doctors, with no long queues, tapos yung no exposure sa labas. Gumaan man ang ating buhay dahil sa mga bagong mobile app na ito. Huwag pa rin kalimutang mag-ingat. Usisaing mabuti ang mga tinatap basta safe kayo. Enjoy modern technology!